daw niya lang. Hindi natin masyadong ma-appreciate niyo kasi maaga pa eh. Siyempre, kapag ka sinabing FI, fuel injected na rin siya. Ano na siya, matibid na siya sa gata. Ayan, sagka na. Although, pwede akong umusog dito, kaya lang, medyo maliit nga din yung space dito para sa akin. Para sa mga katagumpay, welcome back to my YouTube channel. Sa mga mahihilig sa motor dyan, this is your man, JPB again. At kung makikita nyo, meron tayong bagong-bagong Honda Click 125 dito. At shout out kay paring Ian Tenorio dahil pinahiram niya tayo ng motor niya at pinayagan niya tayo na i-review to. So sa mga katagumpay ko dyan na naghahanap ng Honda Click 125, eto na yung hinahanap nyo. At huwag na natin papatagalin to mga tol dahil alam ko naman na excited kayo. Alright? So, yun nga. Basic specification. And have a quick review. Tapos tingnan natin yung first impression niya. At quick test drive din natin magagawa. Okay, kasi lockdown nga dito sa Laguna. Day 14 na. Alam nyo naman mga tol. Pero papakita ko sa inyo yung mga advantage at disadvantage nitong motor na to, para din sa inyo at makapag-decide kayo para bumili kayo. Alright? So, basic specification muna tayo. Let's go! Mga tol, ito na ang Honda Click 125 2019. Ito ay 4-stroke, single overhead count, liquid-cooled, at ito ay full transistorized ignition type na. Meron siyang bore stroke mga katagumpay na 52.4 mm by 57.9 mm. At ang kanyang dry weight, 107 kg. At ang seat height niya mga katagumpay ay 769 mm. At ang kanyang brake system sa front ay hydraulic disc brake. At sa rear naman ay meron siyang mechanical leading. Ang kanyang front tire ay telescopic na rin. At meron itong wheel type na 80 over 90 by 14. Meron itong maximum torque na 8,500 RPM at rear suspension na 5,000 RPM. Ang kanyang overall dimension mga katagumpay mula sa length, width, and height ay meron siyang 1,919 mm by 679 mm. Ang kanyang wheelbase ay pumapatak na meron siyang 1,280 mm. Yun yung pinaka-clearance niya mga tol. At ang maganda dito ay ito ay fuel injected na rin. Kaya sobrang sulit. At ito pa mga katagumpay, i-check natin kung sulit pa siya ngayong 2020 para sa inyo. Proceed tayo. Let's go! So, ayun mga katagumpay, nakita nyo na yung basic specification. Check nyo itong dito muna yung kanyang panel gauge. Unang-una natin pinapakita. So, lapit ka tol. Kung makikita nyo, paliwanag ko muna itong susuyan niya. Makikita nyo sa susuyan niya, pakita mo itong susuyan. Ayan. Makikita nyo mga tol. Itong susuyan niya, meron siyang button ng seat. Diyan, dito, na pwede nyo i-click mga tol. Tapos, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo mga katagumpay kung paano ang mode niya. Okay? So, ngayon, pakita ko muna itong ignition na yan. Kapag binuksan nyo yung panel gauge niya dito, pakita mo to tol. Itong panel gauge niya dito, siguro na sa akin mga 3 inches lang to. Okay? Digital na siya. Fully digital na si Honda Click 125. Okay? O makikita nyo, nandito yung fuel meter niya. Yung digital niya na kilometer per hour. Kung makikita nyo. Tapos, mayroon siyang clock dito. Okay? May clock siya dito. Kung makikita nyo mga katagumpay, dito may built-in na siyang voltmeter dito. Ayan, kung makikita nyo, may voltmeter na siya dyan. Ibig sabihin, makikita nyo yung capacity ng battery nyo. Alright? So, dito makikita nyo yung may button dito na select. Ayan, may select dito. Makikita nyo yung mga total ng inyong trip. Okay? Makikita nyo dyan. Ayan, may trip A, trip B. O, ayan, yung average. So, yun yung mga tol. Tapos, meron dito button na set kung gusto nyo iset yung mga features nya dito. So, yun mga tol. Tapos, makikita nyo dito mga katagumpay. Papakita ko rin sa inyo dito sa susian. Kung makikita nyo, pag kinlik nyo sa seat mga tol, ito yung sa ignition niya,
Pag kinlik nyo sa seat, pag pinindot nyo yung seat, magkiklik yan. Magbubukas itong seat cover niya. Okay? Papakita ko naman sa inyo, mga katagumpay. Pakita mo itong lagayan niya. Kasya dito ang isang half face na helmet. Alright? So, para sa akin, hindi masyadong spacious yung yung kiklik 125, pero advice ko naman sa presyo niya, okay na okay siya. Okay, siguro makakapaglagay kayo dito ng isang jacket nyo, mga cellphones, at check natin din, mga tol, dito yung sara na natin, mga tol, ha. Ito. Makita ko sa inyo, mga tol, dito. Pakita ko sa inyo dito sa unahin niya yung na ilaw niya dito, mga tol. Kung mapapansin niyo, maganda yung pagkakagawa niya dito at fully LED na siya. Okay? May pagkakahawig siya, mga katagumpay, kay PCX, kay Honda PCX. Ewan ko, halos lahat ng gawa ng Honda, medyo pa-V yung gawa niya dito. Okay? So, ayan. Okay na okay siya. Check natin, pailawin natin, tol. Buhayin natin. Start natin. Ayan. Alright? Natin, tol. Buhayin natin. Start natin. Ayan. Alright? Makikita nyo yung ilaw niya na ganito. Hindi natin masyadong ma-appreciate ngayon kasi maaga pa eh. Okay? So, check naman natin dito yung rear light niya dito, mga tol. So, kung mapapansin nyo dito, hindi ganun, LED light na rin siya, kaya lang hindi ganun kalaki yung binigay niyang forma dito sa ilaw dito sa rear niya. Patayin muna natin, Michelle. Patayin ngayon. Okay? Yung ilaw na binigay niya dito. Okay? Tapos, pakita ko rin sa inyo, mga tol, yung shock niya. Ito yung isang disadvantage na nakita ko kay Honda Click 125. Single shock lang siya. Okay? Maraming nagsasabi na kapag single shock, hindi ganun mabibigay yung maipoprovide ng isang motor kapag may angkas ka. Yung average nung sakay mo, hindi mo mafi-filter. Kapag medyo heavy weight yung sasakay dito, medyo mataba, mag-aalangan ka na na isakay siya. Okay? So, yun lang. Tapos, syempre, kapag ka sinabing FI, fuel injected na rin siya. Ano na siya, matipid na siya sa gas. Okay? So, presyo, sa mga magtatanong ng presyo, 78 to 80K ang aftermarket niya ngayon. Okay? Tapos, may add pa ako sa inyo, mga katagumpay. Kung makikita niyo yung compartment niya dito, pakita natin yung compartment niya. Yung compartment niya dito, mga tol, kung makikita nyo, meron siyang isang buong compartment dito na kasya ang isang kamay. Okay? Sa mga maglo-long ride dyan, pwedeng-pwede nyo kasi dalawa yan. Okay? Dito, pwede siguro mga susi or something na kapag kami dala kayo, pwede nyo ilagay dito, mga tol. Susi. Tapos, eto, meron siyang built-in dito, mga katagumpay, na sabitan ng plastic. Alright? Yan. Tapos, pakita ko rin sa inyo, mga tol, kapag sumakay ako, hindi ako tiptoe. Lagi ko sinasabi sa vlog ko, mga katagumpay, ang height ko ay 6 flat. At dito, lapat na lapat yung paa ko. Advantage siya sa mga 5'9 pataas. Sakto lang naman siya sa mga 5'8 pababa. Alright? Ito, pakita ko naman sa inyo, mga tol. Pakita mo dito. Dito naman, ito yung isang disadvantage niya, mga tol. Kapag ka nakaupo ako dito, medyo sagka na yung upo yung tuhod ko dito. Pakita mo yun dito sa may tuhod ko. Ayan, sagka na. Although pwede akong umusod dito, kaya lang medyo maliit nga din yung space dito para sa akin. Alright? Although yung iba ginagawa, nakalagay dito yung paa nila. Pero hindi advisable kasi ito. Okay? Dito sa mga sa kanyang foot peg niya dito. Ayan. Okay? So dito naman, mga tol, pakita ko sa inyo bago ko malimutan. Pakita natin to. Ito itong button dito. Yung mga button dito, mga tol. Pakita rin natin. Buksan natin, mga tol. Ayan. Kung makikita nyo yung panel gauge siya dito. Andito yung hazard niya. Meron na rin siya dito yung hazard. Yung bright niya. Tsaka yung dim niya. Sorry. Tapos, andito yung kanyang busina. Ayan. Kung makikita nyo, stuck yung busina niya. Tapos, andito yung signal light niya. Ayan. Kung makikita nyo, nag-i-indicate dito kapag ka ni right signal mo, magra-right signal siya doon. Okay? Ayan, makikita nyo rin yan dito sa likod tsaka dito sa harap. Na magsi-signal light siya. Ito, makikita nyo. Ayan. Pag ni-right nyo, dito nyo makikita. Unlike sa NMAX, dito nyo makikita sa ilalim. Ito, dito nyo makikita. Tapos sa left, ayan din. Makikita nyo. Kasi bagong-bago to, mga tol. Nag-iilaw siya. Okay? Ayan. Tapos, dito naman, sa masasabi ko dito sa
kanyang side mirror, pakita natin na yung standard ng LTO, ayan, 5 fingers, pasok siya. Okay? Medyo maingi lang yung manok. Pasensya na kasi nandito tayo sa may applier namin. Pasok na pasok siya sa LTO, mga katagumpay. Okay? 5 finger. No need na palitan to, mga tol. Huwag na huwag kayong magpapalit ng side mirror hanggat hindi pa siya sobrang nagagamit nyo, mga katagumpay. Advice ko lang sa inyo, huwag nyo papalitan. Okay? Ito mga hindi nyo papalitan sa isang motor. Side mirror kapag kabago pa lang siya. Kasi sayang yung quality niya. Okay? Honda Yamaha quality yan. Tapos ito nga kanyang hand grip. Okay? Huwag yung papalitan yun, mga tol. So, parinig ko sa inyo mga katagumpay, yung kanyang pag-in-start natin. Ito ka, idol. Parinig natin yung tambuti niya. Pag in-start natin, kung makikita niyo kung gano'n siyang katahimik. Ayun, no? Kahit i-full red ko siya, mga katagumpay, hindi siya ganun kaingay. Okay? Ayan. Hindi siya ganun kaingay, mga tol. At kinahanga din ako, kung makikita nyo, nitong kanyang design ng kanyang tambucho. Hindi normal yung tambucho niya. Sobrang good na good sa akin. Napaka-elegante niya. At itong pagkakalagay ng decals niya dito, sobrang perfecto para sa akin. At yung pagkaka-glossy nitong kulay blue niya, perfecto sa akin. Okay? Si Honda kasi mahilig yan sa mga edge eh. Yung mga patusok, mga may pinapasukan. Kaya okay na okay sa akin ito. Sobrang tipid nitong si Honda Click, mga tol. Kaya sa mga katagumpay ko dyan na magtatanong sa akin, pwede rin kung hindi nyo pa afford ang NMAX. Kung gustong-gusto nyo na magkamotor, eto na. Okay, dahil sa presyo nyo na 78,000 to 80,000. Good na good siya. Alright? So, yun lang. Wala naman ako masyadong i-add sa inyo bukod dito sa dinagdag nila dito na LED light. Wala na. Okay? So, yun lang mga tol. Maraming salamat sa pag-support sa channel ko. Sana nag-enjoy kayo dito sa quick review natin kasi hiniram lang nung may-ari. hiniram lang natin dun sa may-ari. At kung bago ko pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Gusto ko lang pasalamatan muna si Ian. Pare, pakita ko muna. Thank you, tol. Salamat. Si Ian Galam. Thank you, tol. Ang cameraman natin. Wala ka bang i-shout shoutout? Wala ka babatiin? Meron. Shoutout sa mga tawagamap eh. Tsaka sa family ko. Yun. Ayos. So, yun lang mga tol. At may dagdag ko lang. Sobrang pogi. Affordable. At eto pa pala, bago ko makalimutan, tol. Meron siyang safe lock dito ng kanyang brake. Ito, pakita natin. Ayan. Ito, to. Ayan. Na kapag ka, halimbawa, nasa traffic kayo, pwede nyo siyang ilock. Okay? Ayan. Pwede nyo siyang ilock. Pag nasa traffic kayo, balik nyo lang ulit. No? Para hindi kayo ganun ka mapagod sa daan. So, yun lang. Ayan, no? Okay na okay siya. Pogi-pogi siya para sa akin, mga tol. Diba? Makikita nyo yung taas niya hanggang 6 foot ako, ha? Hanggang dito lang. Alright? Ayan. Salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Dito na ako magpapaalam, mga katagumpay. Maraming salamat sa pag-suporta. Stay at home! Ingat kayo palagi. Ian Tenorio, paring Ian, maraming salamat. Thank you so much. Shout out din kay Darwin Tenorio, Robin Gregorio, at Viner, at kay Press Sape. Peace! Ingat kayo palagi. Yeah! Tara. Video mo sila. Yeah.